Hello, welcome to our channel. Ang topic natin ngayon is still for AC circuits, particularly nodal analysis. Okay, so episode 11 na to. Pwede nyo ring panoorin yung mga previous episodes 1 to 10. Kasi lahat naman na natutunan natin doon is apply pa rin natin dito. So ngayon, punta na tayo sa mga sinusoidal steady state analysis. So one ito, or isa ito sa mga circuit analysis na gagamitin natin, which is itong nodal analysis kung saan hinahanap natin dito yung node voltages. So natutunan nyo naman na rin to sa DC circuits nyo. Right? So same concepts lang din doon. Dito nga lang sa AC circuits, meron lang tayong mga phasors, 'di ba? Or complex number. Kaya mas more complicated lang yung solutions natin or computations natin. Pero same steps pa rin yung gagawin natin dito. Sige, so review natin kung ano ba ang mga steps in nodal analysis, okay? So one, select a node as the reference node. Assign voltages V1, V2, ... until V(n-1) to the remaining n-1 nodes. The voltages are reference with respect to the reference node. Okay, step 2, apply KCL to each n-1 non-reference nodes or use Ohm's law to express the branch currents in terms of node voltages. Then step 3, solve the resulting simultaneous equations to obtain the unknown. Node voltages. Okay, ito lang yung 3 steps natin. Okay, for nodal analysis. Anyway, naturo naman nato sa DC circuits nyo. So, same lang yon. First step is to select a node as the reference node. Assign voltages V1, V2, ... until V(n-1) to the remaining n-1 nodes. The voltages are referenced with respect to the reference node. So, usually, yung reference node is yung ground. Okay? Halimbawa, meron tayong circuit. Okay. So, meron tayong mga nodes. This one, node to, di ba? Yung ground. Node, and so on. So usually, yung reference node natin is yung ground.
reference node. Okay. Ito yung ground. Yung ground, 0 volts yun, di ba, kapag ground. Okay. Tapos, yung mga non-reference nodes natin, ito. Let's say, pangalanan natin as V1, V2, and so on, until V sub N minus 1. Kasi kung meron kang total of N nodes, including yung reference node, okay, eh hindi mo isasama yung reference node. Okay, kaya magkakaroon ka lang ng N minus 1 total nodes. Nodes, or yun din yung magiging number of unknown voltage, node voltage, I mean. Okay? So, hindi ka mag-a-apply ng equation or gagawa ng equation dito sa reference nodes. Doon lang sa mga non-reference nodes, V1, V2, .. until V sub N minus 1. Tapos, lahat ng mga voltages are with reference dun sa reference node para kapag kinuha mo agad yung pinaka node voltage V1, naka-reference siya sa 0 volts, right? Okay. Next, yung step to apply KCL to N-1 on reference nodes, yung sums to express the one in terms of... okay. So, di ba, meron ka ng mga non-reference nodes V1, V2. Okay, apply ka ng KCL doon or Kirchhoff's current law. Summation of current is 0 or summation of current entering is equal to summation of current leaving. Okay? And then irerepresent mo yung bawat node voltages. Irerepresent mo yung bawat current, kasi current, diba, kapag KCL, current equations, irerepresent mo dapat yung mga currents in terms of the node voltages. Kasi nga, yung unknown natin is mga node voltages kapag nodal analysis tayo. So, magagawa mo yon using Ohm's law or apply niya yung pinaka-formula natin na current I is equal to V higher minus V lower divided by impedance. Okay? Or this should be phasor kasi magpe-phasor tayo. Phasor current is equal to phasor voltage that is higher potential minus phasor voltage lower potential over the impedance. This is also Ohm's law, right? Na current is equal to V over Z. So, halimbawa, meron kang impedance Z. Tapos, yung inassign mong direction ng current is paganito. Okay? So, meron siyang, let's say, V higher potential dito sa terminal na to. Tapos meron siyang V lower potential. So kung saan siya pumasok yung current sa terminal, kung saan yung pinasukan niyang terminal, dito right, yun yung V higher. Then automatic yung nilabasan niyang terminal nung element, yun yung V lower. Kaya current is V higher minus V lower over Z. So, ganun palagi. Next, yung step 3, solve the resulting simultaneous equations to obtain the unknown node voltages. So, dahil nga bubuo tayo ng KCL equations, right? Magkakaroon tayo ng equations. N minus 1 equations. Depende kung ilan yung node voltages natin na hinahanap. So, solve lang natin yon simultaneously, di ba? Yun nga lang kapag AC circuits, okay, medyo complicated yung pag-solve ng simultaneous equations. Pero, we can apply Cramer's rule.
kung marami tayong equations, pero usually lang naman siguro mga tatlo. Tatlong equations lang 'to. Okay, yung Cramer's rule is yung ginagamit natin pag solve ng systems of linear equations, right? So, re-recall din natin 'yan dito. Okay, o sige. So, para mas ma-illustrate natin, mag-solve tayo ng problem. Determine I in the circuit. So, drawing lang natin. Okay, determine the current I in the circuit. Okay, meron tayong time domain. Naka-time domain yung mga values ng elements. So, gagawin muna natin phasor. So, apply lang natin yung natutunan natin dun sa mga previous episodes 1 to 10. Okay? Actually, pwede natin tong ma-applyan ng mga ginamit nating methods dun sa mga previous episode, right? Hanapin lang natin. Ang ginagawa natin dito usually, na hindi pa tayo marunong mag-nodal analysis, which is gagawin natin ngayon, hahanapin nyo yung ZT, right? Pag nakuha nyo yung ZT, okay, by Ohm's law, yung current is yung given voltage source divided by ZT. So, pwedeng method din yan to solve this circuit for I. Pero ngayon, dahil ang topic natin is nodal analysis, gamitan natin ng nodal analysis. Sige, convert muna natin into phasor domain. So dito sa voltage source natin, 2 cosine 10 t. So, gawin natin phasor in polar form. So, amplitude 2, angle. So, dahil wala siyang phase, pwede kasi itong isulat as 10 cosine t plus 0 degree, right? So, automatic, 0 yung phase niya. 0 degree volts. Okay? Tapos, yung capacitor tsaka inductor, convert natin into their impedance. For 1 farad, yung ZC niya is 1 over J omega C. 1 over J, yung omega, makikita nyo yon sa coefficient ni T sa cosine, which is itong 10. Okay, omega natin or yung angular frequency is 10 rad per second. So, substitute nyo dito sa omega, 10. Then, yung capacitance C is 1. So, 1 over J omega, J times 10 times 1, that's yung 1 over J kasi that's negative J. Tapos yung 1 over 10 times 1 is 1 tenth or in decimal, that's 0.1, right? So negative J, 0.1 ohm to. Si ZZ. Next, for yung inductor naman na 1 Henry. Okay? So, ZL is J omega L. So, J times, same omega natin is 10. Then, yung inductance is 1. So, J times 10 times 1, that's J 10 ohms. So, palitan na ngayon natin into phasors. Copy natin yung circuit. Okay.
So itong current na to, gagawin na nating capital I kasi gagawin nating phasor. Tapos itong voltage, gawin nating 2 angles 0 degree volts. Itong 1 farad capacitor, gagawin na nating negative J 0.1 ohms. Itong 1 Henry inductor, gawin natin J 10 ohms. Yan. So, nodal analysis tayo. So, ito yung ground, di ba? Ground. So, yan yung reference nodes natin. Reference node. Okay. Tapos, yung mga non-reference node, ilan ba yung node pa natin? Okay, actually, isa lang. Okay, ito lang. Okay. Yung kanina kong illustration, actually, isa lang pala yung node natin dyan, di ba? Para masabi mong magkaibang nodes, dapat meron ka ditong element. Ganyan. Okay. Para magkaiba yung mga nodes. Okay. So dito, isang node lang to. Pag sinabing node, kung saan nagko-connect yung terminals ng elements. So, di ba, same connection lang naman ta dito. Yan. One node lang yan, right? Let's say V1. Pangalanan natin as V1. Okay, kasi pwede nyo namang i-ano yan eh. Pwede nyo i-stretch yung wire. Sa isang node lang sila nakakonect or isang point. Parang ganito, di ba? Dito lang sila nakakonect. Itong 1 ohm, itong negative J 0.1 ohm, itong J 10 ohm, and then 1 ohm. Okay? So, isang node lang yan. So, pag bumutay ng KCL equation, isa lang yung mabubuo nating equation. Pero, mag-a-assign pala tayo ng direction ng current. Okay? Ang ina-assign kong direction ng current usually is away doon sa considered node. Okay? So may current tayong magfo-flow dito sa 1 ohm, may current na magfo-flow dito sa capacitor negative J 0.1 ohm, may current kay J 10 ohm, then may current dito kay 1 ohm. So, assign ko away. Okay, as denoted by the arrow. Away dito sa node V1. Di ba? Palayo. Leaving. Okay. Yan. So, mag KCL na tayo. Summation of current is equal to 0 at node V1. Or, summation of current leaving is equal to summation of current entering. So, dito sa mga leaving, actually, puro leaving lang yung inassign ko, di ba? So, zero yung entering natin. So, dito muna tayo sa current sa 1 ohm. So, paano yung formula natin? V higher minus V lower. Ano yung V higher niya? Yung V1, kasi dyan siya pumasok, di ba? Tapos lalabas dito sa terminal na to na connected kay 2 angle 0 degree volts. So, V1 minus 2 angle 0 degree volts divided by the impedance or resistance lang siya, which is 1 ohm. Okay, plus dito naman kay capacitor. So, higher potential niya uli is V1. Then minus, lower potential is papunta siya sa ground,
which is 0 yon, right? Minus 0 divided by yung impedance na negative J 0.1 plus kay inductor naman, so we have higher potential niya is V1 minus lower potential is papunta rin siya sa ground, 0 over yung impedance na J10. Plus yung resistor na to, again higher potential is V1 minus lower potential ground, 0 over yung impedance or resistance niya na 1. So wala na, na-consider na natin lahat ng currents, di ba? Equate na natin sa current entering, which is 0. Kasi wala naman tayong entering. Yan. So simplify natin, di ba mga 0 naman to, so kahit di na natin isulat, tapos ito over 1, so magiging V1 minus 2 angle 0 degree na lang yan. Tapos ito, alisin ko yung mga zeros. V1 over negative J 0.1 plus V1 over J10 plus V1 na lang. Over 1 kasi. So V1 na lang siya. So naging linear equation in one unknown V1. Right? So madali lang tong isolve. Hindi tayo nagkaroon ng simultaneous equation kasi isa nga lang yung node natin eh, yung V1. Okay. So, yung walang V1, ito yon negative 2 angle 0. Transpose na lang natin dito sa kanan. Tapos, if a factor out natin, so copy ko muna to, yung left side. Tapos, itatranspose si negative 2 angle 0 degree sa kanan, magiging positive 2 angle 0. Tapos, if a factor out natin si V1. So, V1 times yung mga coefficients niya. Actually, pwede nyo itong i-add pa pala. Add nyo muna to. Itong V1 plus V1 magiging 2V1. Okay. So, pag finactor out nyo na yung mga, yung V1, matitira dito sa parenthesis is yung sum ng mga coefficients na imaginary numbers. Which is 2 plus 1 over negative J 0.1 plus 1 over J10. Equal to 2 angle 0 degree. Yan. So, solve natin ngayon yung V1 by dividing both sides by itong coefficient niya na complex number. 2 plus 1 over negative J 0.1 plus 1 over J10. Divide both sides. Cancel. So, masasolve natin si V1 equal dito sa 2 angle 0 degree divided by 2 plus 1 over negative J 0.1 plus 1 over J. Gamitan nyo yan ng calculator, complex number. Okay, punta kayo sa mode 1. Mode 1, then usually naka-degree yung angle, so shift. Set up 3 per degree. So, input nyo yung 2 angle 0. Mali. 2 angle 0. Ay, hindi ko pala na complex. Complex mode is mode 2. Yan. So, 2 angle 0 divided by 2 plus 1 over negative 0.1 I plus 1 over 10i. Okay. So, pwede nyo i-convert into
polar, shift to 3. So V1 is approximately 0.198 angle negative 78.579 degree volts. Okay, after nyong makuha tong V1, kung babalikan natin yung circuit, okay, delete na natin tong mga current. Sige, copy natin. Remember, node voltage pa lang yun, yung V1. Hindi yun yung hinahanap natin. Right? Ang hinahanap natin is yung current I. So, yung current I ngayon is, ang formula, pag ganito yung direction niya, ibig sabihin, papasok siya sa terminal na to, lalabas sa terminal na to. Ang higher potential niya ngayon is, kung saan nakakonect yung terminal, 2 angle, 0 degree. Minus, lower potential V1. Divided by the, yung dinaan ng impedance or resistance, 1. Or simply, 2 angle 0 degree minus, kasi over 1 lang yan, di ba? So, yung numerator na lang siya. So, 2 angle 0 degree minus yung V1 na nakuha natin. Ito. 0.198 angle negative 78.579 degree. And so gamitin nyo ng calcu. So 2 angle 0 minus 0.198 angle negative 78.579. So, convert nyo into polar, shift to 3. Okay, approximately 1.970 angle negative, positive 5.653 degree amps. So, ibabalik nyo sa time domain. Phaser to, di ba? Tabalik nyo sa time domain kasi yung original circuit natin naka-time domain. Tsaka yung hinahanap is yung time domain current I. So, madali lang naman i-convert, di ba? That's I is equal to the amplitude 1.970 cosine omega t. Ano yung omega? 200 at 10 lang pala. 10 yung coefficient ni t sa cosine. Cosine 10 t plus yung phase na 5.653 degree amps. So ito yung sagot using nodal analysis. Pwede nyo i-check yung isang method na sinabi ko. Yung kuhain nyo yung ZT. Okay, series to parallel lang naman yan. Tapos pag nakuha nyo yung ZT, voltage divided by ZT equals the current I. So dapat same lang masasolve natin in either method. Okay, sige. Next, problem number 2. Find VO.
Okay, find VO. So naka-phasor naman na agad, right? Mga complex number na yung values ng element. So diretso na tayong circuit analysis. So si VO, siya yung voltage across the J4 ohm inductor. So which is, siya rin dapat yung node dito, right? Node VO din yan, right? Kasi with respect to ground siya, ito yung ground. Zero potential. So pwede tayong mag-nodal analysis. So isa lang uli yung non-reference node natin. Isang node lang. So madali lang to. One equation, linear equation in one unknown lang tayo. Hindi siya magiging simultaneous. So summation of current is zero. So mag-assign muna tayo ng direction ng current. So dito sa 2 ohm, usually palayo. Okay, palayo yung i-assign yung mga current. So away or palabas, yung in-assign kong current kay 2 ohm, palabas dito kay VO. Ganun din kay capacitor, leaving node VO, ganun din kay inductor. So meron tayong tatlong current na puro leaving. So summation of current leaving equals summation of current entering. So same lang yun. So dito muna sa leaving, actually puro leaving, di ba? Puro leaving, so zero uli yung entering mamaya. So dito muna sa 2 ohm resistor, higher potential, VO, minus lower potential, 4 angle 0. Divided by yung impedance, 2 ohms. Next, plus, dito naman sa capacitor, higher potential ulit, VO, minus, so papunta siya sa ground, so 0, lower potential. So VO na lang. Sige, huwag natin sama yung 0. Over impedance, negative J5. Plus, dito naman sa inductor, higher potential ulit VO, minus, lower potential is 0 ground. So wag na natin isulat din, 0. So VO na lang over impedance J4. So wala na, considered na lahat ng mga currents leaving. Equate na natin sa current entering, which is 0. Kasi walang nag-e-enter na current sa node VO. Yan, so naging linear equation na nga lang in one unknown VO. So manipulate lang natin itong 2. Distribute muna natin. Divide each term on the numerator by 2. So magiging VO over 2. Then minus 4 angle 0 over 2. Then plus VO over negative J5 plus VO over J4 equals 0. So yung walang VO, which is itong negative 4 angle 0 degree over 2, transpose nyo sa kanan. Okay. So magiging positive na siya dyan. Positive 4 angle 0 divided by 2. Pwede nyo i-divide to. Okay. So 4 divided by 2, 2 na lang yan. 2 angle 0. Tapos yung mga natira sa kaliwa is VO over 2 plus VO over negative J5 plus VO over J4. So factor out ulit si VO. Factor out si VO. So VO times sum ng mga coefficients, yung 1 half plus 1 over negative J5 plus 1 over J4. So para ma-solve si VO, divide both sides by the coefficient na to. Yung 1 half plus 1 over negative J5 plus 1 over J4.
So divide both sides by that. Cancel. So VO is ito. 2 angle 0 divided by 1 half plus 1 over negative J5 plus 1 over J4. Gamitan nyo na ng calculator. So 2 angle 0 divided by 1 half plus 1 over negative 5i plus 1 over 4i. Okay, shift 2, 3 para ma-convert into polar. Equal. Okay, approximately 3.980 angle 5.711 degree volts. So hindi na natin i-convert into time domain kasi phasor domain naman yung hinahanap natin. So ito na yung final answer. Okay, problem number 3. Find VO. Actually, hindi phasor. Time domain VO. Okay, ito. So, for the given circuit, find VO. Yung VO, yung voltage across the resistor, 1 ohm resistor. So, kung yung hinahanap natin is yung voltage across this 1 ohm resistor, okay, going back. So kung yung voltage na hinap natin is across sa 1 ohm resistor, di ba with respect naman sa ground, itong VO, right? Starting dito sa node, papunta dito sa ground, right? Okay, so pwede nating gawing non-reference node, unknown non-reference node na lang dito si VO.
Okay. Tapos, using nodal analysis nga, ito si reference node, yung ground. Isa lang naman yung node natin. Okay? Ito lang. So, one unknown lang din tayo dyan. Pero, convert muna natin into, kasi naka-time domain, convert natin to phasor. Diba? So, itong current source, saka voltage source, convert natin. So, for the voltage source, 16 sine 40. Dalawa pala yung source natin, no? May VS, saka IS. Yung IS is 2 cosine 40. But, pareho pa rin sila ng angular frequency 4. Okay? So, etong cosine 40, pwede siyang cosine 40 plus 0 degree. Unit is amp, nakalagay amps. Ito pala is volts. So, kapag positive cosine na yung ating sinusoid, direkta na nating mako-convert into polar as amplitude 2, then angle 0 degree amps. Tapos, dito sa sine, yan yung hindi pa siya naka-cosine, right? Para consistent tayo sa mga sources, dapat either puro mga naka-positive cosine or puro mga naka-positive sine, pero tayo, lagi tayong naka-reference sa positive cosine, right? So, mag-stick tayo doon, i-convert natin into positive cosine tong 16 sine 40. So, paano na nga ba yun? Yung tinuro ko sa mga previous episodes, particularly sa episode 1, sinusoid. So, that's equal to 16 sine. Pag kinonvert nyo na to cosine, that's 16 cosine 40. Then, para ma-convert siya to cosine, magkakaroon tayo ng minus 90. Naturo ko to sa episode 1. Okay? So, kapag naka-cosine na siya, convert nyo na into polar. Again, amplitude 16. Then, angle, phase, negative 90 degree volts. Okay. Yan. So, na-convert na natin yung mga sources into phasor. Voltage source is 16, angle, negative 90 degree. And then, current source is 2, angle, 0 degree. Next, yung capacitor tsaka inductor naman. So, for the 112 capacitor, farad, ang ZC niya is 1 over J omega C, which is 1 over J, ano si omega? Omega is yung coefficient ni T sa cosine, which is yung 4. So, omega is 4 rad per second. Okay, going back, meron tayong J 1 over J4, then yung capacitance is 1 over 12. So that's 1 over J, 4 over 12 is 1 third, right? So 1 over J is negative J, then reciprocal ng 1 third is 3. Negative J 3 ohms yung impedance ni capacitor. Tapos for sa 2 Henry inductor, ang ZL niya is J omega L. So J omega
same for times inductance L, which is 2. So J times 4 times 2, J 8 ohms. So palitan ngayon natin, convert na natin into phasor. Okay, copy. Palitan natin yung 112 farad into negative J3 ohm. Okay, ito. Yung 2 Henry inductor, palitan natin as J8. Itong 16 sine 40, gawin nating 16 angle negative 90 degree. Volts. Itong 2 cosine 40 amps, gawin natin 2 angle 0 degree. 2 angle 0 degree. Yan. So mag nodal analysis na tayo. So isa nga lang uli yung node natin. So one equation lang tayo in one unknown VO. Summation of current is 0 or summation of current leaving is equal summation of current entering. So assign tayo ng direction ng current. So dito sa series 4 ohm tsaka negative J3 ohm capacitor, assign tayo ng palabas or leaving current sa VO na to. Okay. Dito sa resistor, assign din tayo ng palabas. Okay. Etong current source, so sundin nyo lang kung ano yung direction niya. This time, papasok. Okay. Sundin lang natin. Etong J8 ohm na naka-series kay 6, assign tayo ng current na dadalay sa kanila, leaving din sa node VO. Yan. So wala na. Lahat na na-consider. So dun tayo sa leaving. So, dito sa series 4 ohm tsaka negative J3 ohm, higher potential nila is VO. So, VO minus lower potential, lumabas dito sa 16 angle negative 90 degree volts. Okay? Divided by, yung dinaan ng impedance, series 4 ohm tsaka negative J3 ohm. So, impedance niyan is yung sum na 4 minus J3. Okay, plus ito namang resistor, right? So higher potential is VO minus lower potential is ground, so 0. So wag natin isulat yung 0 over yung impedance na 1 ohm, so over 1. Plus ito namang series inductor tsaka resistor. So higher potential is VO. Going siya to the ground. So lower potential is 0. So wag na nating isulat. Divided by yung dinaan ng impedance ng current is itong series RL. So impedance niyan is sum ng 6 saka J8 over 6 plus J8. Then, wala na. Wala na tayong leaving. Ngayon, meron na tayong entering, which is itong current source. Diba? Kasi pataas yung direction ng arrow. Okay. Papasok siya sa node VO. So, entering siya, which is equal yung value ng current sa 2 angle 0. Yan. So, ito yung equation natin in one unknown. Sige, so distribute muna natin tong 4 minus J3, divide each term sa numerator. So VO divided by 4 minus J3, then minus, eto, 16 angle negative 90 degree divided by
4 minus J3 plus VO over 1, gawin nyo na lang VO, plus, sige, copy lang to, VO over 6 plus J8 equal to angle 0 degree. So, itong walang VO, constant lang, transpose nyo sa kanan, so may iwan sa kaliwa is VO minus J3 plus VO plus VO over 6 plus J8. Tapos sa kanan, we have 2 angle 0. Then yung dinanspose natin constant magiging from negative, sa kaliwa magiging positive. Positive 16 angle negative 90 degree divided by 4 minus 8. Tapos factor out ulit natin si VO. So VO is, so magiging VO times yung sum ng mga coefficients. So, 1 over 4 minus J3 plus 1 plus 1 over 6 plus J8 equal to 2 angle 0 plus 16 angle negative 90 degree 4 minus J3. Tapos divide na lang both sides dito sa coefficient ni VO. Now, 1 over 4 minus J3 plus 1 plus 1 over 6 plus J8. So, cancel. VO is equal dito. Sa 2 angle 0 plus 16 angle negative 90 degree over 4 minus J3 all over 1 over 4 minus J3 plus 1 plus 1 over 6 plus J8. So, gamitan nyo na yan ng calculator. So, 2 angle 0 plus 16 angle negative 90 divided by 4 minus 3i over 1 over 4 minus 3i plus 1 plus 1 over 6 plus 8i. Okay, convert natin into polar, shift 2, 3. 3.836 angle negative 35.025 degree volts. Yan. So, i-convert natin into time domain. Kasi naka-time domain yung original values ng mga elements. So, phasor V yan, VO. So, VO in time domain is amplitude 3.836. Tapos, cosine omega T. Yung omega natin is 4. Okay, 4 yung coefficient ng mga T sa cosine tsaka sa sine. Okay, cosine 40 plus yung phase minus 35.025 degree volts. So, ito yung output voltage. Okay, so sige, tuloy na lang natin. Nakasolve lang tayo ng 3 problems for this part 1. Abangan nyo yung part 2 netong same topic, nodal analysis, for the next episode. Okay, so thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.